Hello everyone! Ngayong araw na ito ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa buhay sa caregiver sa Canada. At kaya, kung hindi nyo pa po napanood ang aking mga videos about caregiver sa Canada, nasa description box below po yun. Doon din po ang aking playlist o lahat ng mga videos na pwede nyo mapanood tungkol sa buhay sa Canada as a caregiver. At kung hindi nyo pa po napanood yung aking last video, ay naman po ay tungkol sa rental apartment tour at ganun din po kung magkano ba yung mga bayarin sa ilaw, kuryente, tubig, etc. At yung last naman po na aking video about sa caregivers, about sa gender requirement at age limit. So, I hope na mapanood nyo po ang mga videos na yan after this video. At kung hindi pa po kayo part ng ating community / family, be a part by subscribing sa ating pong channel. Just click the subscribe button down below at sa ganoon ay makakakuha po kayo ng mga informative at inspirational videos about sa mga ganap sa buhay caregiver dito sa Canada. So today, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa height and weight requirement para maging caregiver dito sa Canada. So naalala ko nung nasa Pinas ako, isa sa mga struggle ko talaga ang pag mag-a-apply ako yung sa height requirement. Kasi minsan damlan naka-specify talaga doon, at least 5'2". So doon pa lang, ako ay isa nang sa wind palad. Ngangay si Inday pagdating doon sa mga ganong height requirement. So ngayon, may idea na kayo. Yes! Kahit na ano pa po ang inyong height, ay wala pong balakid yan para makapag-work ka as a caregiver. So, kung bata ang iyong aalagaan, okay lang, kahit maliit ka, no? Kagaya ko, hindi naman ako katangkaran at obvious naman ang height ni Inday ay may kaliitan. So, walang problema kasi bata, mas maliit naman sa atin yun eh. So, mas madaling bitbitin. Pero kung ikaw magtatrabaho bilang home support worker, medyo challenging siya. Kasi alam nyo naman, pag mga Western na people, di ba? Medyo ang built nila mas malalaki kaysa sa ating mga Pinoy. So, kaysa sa mga Asian. So, yun ang magiging struggle mo kung ikaw ay magtatrabaho bilang isang home support worker. At sa tingin mo ay kagaya mo ako na may kaliitan or kaya naman ang iyong built ay hindi ganun kalaki, no? So, syempre dun sa home support worker, may tendency na mag-lift ka, no? Kung halimbawa, papainumin mo ng medicine at kailangan mong i-lift ang pasyente, o medyo mag-exert ka talaga ng bonggang-bonggang effort, di ba? So, pero it will not stop you from pursuing kung ano ba yung mga goals mo na dapat mong gawin. So, hindi ka naman madedetermine or yung worth mo naman is not based kung gano'ng kakaliit, di ba? Or kung gano'ng kakatangkad. So, wala naman doon. Basta as long as you are able to do the job, yun na. Wala na tayong pagtatalunan doon. At pagdating naman din sa weight requirements, so, ano ba, medyo skinny ka ba talaga? Or ikaw naman ay medyo malisog? So, wala rin problema sa weight. Okay, so baka iniisip nyo ninyo na, naku, baka overweight ako, ganyan. So, hindi naman, wala talaga naka-specify, no, sa caregiver rules or requirements na dapat eh, at least, di ba may mga, alam ko, comment down below nga kung hanggang ngayon sa mga ads or sa mga tawag na ito, yung mga advertisement, job posting, kung hanggang ngayon ba, nandyan sa Pinas, nakalagay pa yung age limit. Kasi naalala ko dati, at least, parang 180 kilograms, ganyan-ganyan. So, hindi ko alam kung, parang laki naman yung 180, no? So, comment down below kung hanggang ngayon ba, naka-specify pa rin yung height and or weight requirement dyan sa mga job posting sa Pinas. So, yon. So, kung ikaw ay medyo sa tingin mo ay voluptuous ang iyong build, or ikaw naman ay skinny ang iyong build, at medyo, ano, hindi kalakihan ang katawan, so, at ganun din ang timbang, so, okay lang po yan. Wala po tayong problema sa height and weight. So, kung ano man po ang iyong height, ang iyong weight, then just go on
continue, pursue whatever passion or goals na napofocus mo. Or kung isa nga yun ay pagiging caregiver, then go ahead po and make that dreams come true. So, I hope na nakatulong po ang video ito sa mga nagbabalak maging caregiver sa Canada at naliwanagan po kayo. And kung nakatulong po ang video ito sa inyo, please don't forget to like, share, and subscribe. So, pwede niyo po itong i-share sa mga kamag-anak or kapitbahay, kakilala na nagbabalak po maging caregiver sa Canada. At para na rin po makapag-share po tayo, di ba, ng inspiration para sa kanila. And we'll hope to see you again po sa mga ating next videos. So stay safe, stay positive, stay happy, and keep on praying. God bless everyone. Bye!